nakakalungkot po na balita ito. Dati-rati, ang inireklamo yung pulis dahil sa misteryosong pagkawala, pagkamatay ng isang kababayan natin. At yung pulis ay inireklamo. This time, pulis naman ang nawawala. Pulis po nawawala. Na humingi ng tulong sa ating kamag-anak sa pagkawala ng kanilang kamag-anak na pulis. And ang mga suspect, unfortunately, mga pulis din. Sir Alton? Yes, Idol, nandito po. Una sa lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Kasama niyo po? Ang asawa ng kapatid ko po, Ate Noreen po. Ate Noreen, magandang hapon at nagkikiramay po kami, Ate Noreen. Salamat po, sir. Alam ko po, nagdadalumahati kayo ngayon. Pero gusto ko sana namin makakuha po ng salaysay mula sa inyo, sa inyong pagkakaalam, base po sa mga informasyon na ibigyan na sa inyo, nakalap ninyo yung pangyari. Pwede ba bang pakikwento sa amin, Sir Alton o Ate Noreen? Bali po ang nangyari dito, Idol, 4 p.m. ng June 23, may meeting po sila sa dito sa detachment nila dito sa Bangbang, Kalilangan, Bukid nun. Okay. And after po ng meeting nila, sinabihan po sila ng kanilang platoon leader na merong, kumbaga, happy hour, sir, na magaganap doon sa kabilang kampo nila po, which is sa Maradugao, sa Sitio Tico, Maradugao, Pamutulon, Kalilangan, Bukid nun. Okay. So sa kabilang kampo po nila magaganap yung happy hour po. Pag sinabi pong happy hour, are we talking about inuman? Opo. Inuman po sila. Bali, according to the report, is that for the June celebrants daw po, birthday celebrants ng June. Kaya okay, nagpainom din po yung platoon leader nila, which is bago po na destino dito yun eh. Yung inuman po na sinasabi yung happy hour, doon po sa detachment nila ay sa loob po mismo? Yes po, sa loob po mismo, nasa kusina po nila, sa kampo po. Sa loob po ng kampo. Anong pangalan po ng kampo ulit, sir? Bali, ang tawag namin doon, sir, yung second platoon base nila po ng RMFB. Okay. Allowed ho ba yung pag-iinuman? Yung po ba'y normal na pangyari na nagkakaroon po ng inuman sa loob po ng second platoon detachment? Yun po, hindi ko sure, sir, kung allowed ba or may consent sa kanilang head. Pero okay, yun po yung nangyari, sir. Gabi po yung inuman? Opo, gabi. 8 p.m. po. 8 p.m. onwards? Yes. Okay. Po. So ano nangyari sunod, sir, habang sila nag-iinuman or pagkatapos ng inuman? Pagkatapos ng inuman po, around sa initial based sa initial investigation nila, around 1 a.m. po, yung utol ko po, dinala ni yung ng classmate niya, yung si Sergeant Prado. Okay. Doon sa barracks niya kasi lasing na. Okay. Pagdala niya sa kapatid ko doon sa barracks niya, which is katabi lang po eh, ng pinag-iinuman nila, bali kusina ito, sa kabilang kwarto, yun na yung barracks ng kapatid ko. So dinala niya doon, and then bumalik na siya sa inuman nila. Okay. Pagkatapos doon, ang sunod na nangyari is that may narinig daw sila. Okay. Narinig silang, hindi siya sigaw, sir, parang kumbaga nagsuka, yung suka ng lasing, pero okay, yung narinig kasi nila is isang beses lang eh. Mm-hmm. Parang ganyan, sir. Okay. So, parang kumbaga, wala namang lasing na nagsusuka na parang isang beses lang na parang ganun lang. Okay. Eh, kung natural kang lasing eh, ang suka mo, parang tuloy-tuloy yun eh. Opo. Pagtapos nun, tiningnan po daw nila yung barracks ng kapatid ko. Mm-hmm. At pag tingin nila dun, wala na po. Okay. Ang nakaka-believe lang, sir, is within that time frame sa mga statement nila, 5 minutes lang po naganap lahat ng pangyayari. Wala na. Hindi na makita? Oh, hindi na nila makita. Kasi pinuntan nila sa barracks ka mo, di ba? Yung barracks ni utol nyo. Opo, sir. Kung saan may narinig sila na parang sumuka at yun na nga si utol mo yon, na si Jeffrey. Kaya lang, that 5 minute span, nung mag-responde sila o nag-usisa sila, yung pinanggalingan ng suka, yung ungol, wala na. Hindi na nakita si Patrolman Jeffrey. Opo, hindi na nakita. Kaya nagpa-search, according to their report, nagpa-search daw si yung platoon leader nila, sir, si Police Lieutenant Ilustrisimo, kung saan pumunta si Jeffrey. Si Lieutenant Eleno Ilustrisimo, kasama rin ba sa inuman? Opo, kasama po sa inuman. Siya po yung nagpa-inom po. Okay. So, pina-search at
wala pong... Pina-search, bumalik sila sa kusina kung saan sila nag-inom. Sabi doon sa mga report ng mga tao niya, hindi po daw nila nakita. So, pina-search niya ulit, sir. Sabi niya, i-widen yung perimeter. Mga, according to the report, mga 30 meter radius from the camp yung sinakop daw nila. And then after that, hindi pa rin po nakita. And then binigyan kami nila ng notice, mga around 11:30 p.m. po. Dito sa bahay namin pumunta yung dalawang tao niya, si Sergeant Sumapid and then si Sergeant Asuncion. Nagtanong sila dito kung nakauwi ba si J-Dub, so yung kapatid namin. Opo. So sabi namin, hindi po nakauwi kasi yung motor niya, sir, nandun sa kampo. Yung cellphone niya, nandun sa kampo po. Around 11:30 a.m. po yun na pumunta sila dito. Okay. So by 12 noon po, pumunta na yung kapatid kong isa, tsaka yung mama ko po dun sa kampo para magtanong kung saan na yung kapatid namin. Kasi hindi nila mahanap eh, tapos hindi rin umuwi sa amin. Yung kapatid namin, sir, around kahapon po namin natagpuan dun sa ilog ng sakop ng Purukdos ng Barangay Panang, Wao, Bulanao del Sur. Okay, so natagpuan po, wala nang buhay, kapatid? O, wala na pong buhay, sir, tapos wala na siyang tuot. Yung jacket niya nakapulupot po sa ulo eh. At balita ko po, may tama ra po sa ulo, may trauma sa ulo. Oo, may tama yun sa ulo, sir. Major Makawili, sir, magandang hapon po, Major. Yes, sir. Good afternoon po, sir. So, base po sa inyong ginawang investigasyon, may foul play ho ba? Base sa mga tinitingnan natin angulo, sir, yan pong most probably, sir. Lalo na po, sir, na sa kampo po siya last na nakita, sir. Apo. Dapat po lahat ng kanyang kainuman gawin pong persons of interest, Major, sir? Opo, sir. Lahat po ng ano, sir, ng present po sa kampo at that time, sir, person of interest po sila, sir. Una po, sir, paki-imbestiga kung allowed ba yung pag-iinuman sa loob mismo ng kampo sa 2nd Platoon Detachment? Sir, actually, sir, kahit pang kampo po, sir, at mga police station, sir, bawal po yan, sir. Violation po yan ng NMC number 2016-002, sir. Good. Okay. So dito, mananagot po yung nagpainom na si Teniente Eleno Ilustrisimo. Sir, as far as I know, sir, ongoing po yung administrative case nila, sir. Lahat po sila, sir, dapat? Lahat okay. Po sila, po, sir. Saan po naka-assign itong lahat sila, sir? Si Ilustrisimo, si Ivan James Prado, Patrolman Ronel Dapar, Patrolman Harold Kalinisan, Patrolman Onofre Sumapid, Corporal Neil Magariña, Corporal Robert Jun Singkay, Patrolman Ken Irvin Sirinya, at Patrolman Stephen Asuncion. So, lahat po ba sila, sir, disarmado na at confined to barracks? Yes, sir. Part po ng ano, sir, ng restricted custody, sir, po ang pagdisarma po sa mga, lalo na, sir, under investigation po lahat sila, sir. Sila ho ba willing mag-undergo ng lie detector test o polygraph test? Sir, lahat po nang pwede natin gamitin, sir, para mapabilis po ang paghanap natin ng hustisya, sir, gagawin po natin, sir. So, isinailan na ho ba sila sa polygraph test? As of now, sir, wala pa pong ano, sir, polygraph test, sir. Sir, paki sabi sa kanila kung sila po willing magpa-polygraph test, although yan po ay voluntary, dapat po, kung talagang malinis sila, wala silang tinatago, kailangan po they'll submit themselves to a polygraph test. Apo, sir, I will relay yan, sir, sa ano po nila, sir, sa force commander po nila, sir. Ano pong sabi sa medical legal cause of death, Major, sir? Asphyxia due to suffocation, sir. Asphyxia due to suffocation. Saan po siya natagpuan? Ilog po, sir. Okay. So pag asphyxia, ibig sabihin siya po ay sinakal? Wala pong ano, sir, wala pong signs ng strangulation, sir. Then ang explanation po ni Dr. Caballia, sir, kanina, sir, na-explain din po sa pamilya, sir, na wala pong signs na ano, sir, na sinakal, sir. Ang explanation niya po, sir, na nawalan ng hangin, sir. Pwedeng ang cause nito, sir, either tinakpan yung dinipribe siya ng ano, sir, makahinga, tinakpan yung ulo or ano. Okay. Explanation po ng doktor ni sinakal, pero most probably yung kanyang ilong dinipribe ng hangin, ng oxygen. Most probably, sir, pero anything daw, sir, na pwedeng mag-cause ng ano, sir, nang hindi siya makaingat. Yung pong may tama raw sa ulo, sabi po ni Sir Alton, kausap kanina, lumitaw din ho ba yun sa medico-legal? Opo, sir, na tinanong ko rin po kay Dr. Young kanina, sir,
na yung open wounds niya ba sa ulo, sir, is nakuha ba during na nasa ilog siya or paano ba malalaman kung nakuha niya before siya mapunta sa ilog. Then ang explanation po ni Dr. Sir na meron daw reaction ng mga tissue na buhay pa siya, sir, nung nakuha niya yung open wounds. Oh, okay. So ang tinanong mo sa kanya, possible ba yung tama sa ulo niya, yung ba ay nangyari nung siya ay nalunod na? Ang sabi ng doktor, hindi. Nangyari yun bago siya malunod. Opo, sir, kasi nagre-react po daw yung tissue, sir, na nangyari po daw, sir, na buhay pa po siya nung time na nakuha niya yung open wound, sir. Okay. So, pwedeng may pumukpok sa ulo niya, possible. Inuntog yung ulo niya at saka siya nilagay sa ilog. Parang ganun po yung magiging premise ng doktor na nag-imbestiga. Opo, sir. Tinitingnan po natin lahat ng angular, sir, kung paano po ba talaga yung scenario na nangyari, sir. Kung paano niya po nakuha yung mga wounds niya, sir, and paano ba siya na, ano, sir, na walan ng paghinga, sir. Okay. Nasabi niyo ho ba ito sa kanyang mga kasamahan, kay Inuman? Sir, actually, sir, hindi ko pa po ulit nakakausap yung lahat ng mga, ano, sir, mga person of interest, sir. Ongoing pa po kami ng investigation, sir. Okay. Cooperative ho ba itong mga kainuman niya, sir? Cooperative naman, sir. Nasa ano naman sila, sir? Nasa batalyon po sila lahat ngayon, sir. Pero nagbibigay po sila ng statement ko sa o medyo mailap po sila? Ako, sir, sa on my own, ano, sir, nagbibigay naman sila ng statement nila, sir, pero hindi tayo pwede mag-rely sa statement lang nila, sir, eh. Kailangan po namin ng matibay na ebidensya, sir, na makakapag-tighten po ng filing ng complaint against sa kanila, sir. Okay. Kaya ako natanong po yan, sir. So, magbibigay sila ng statement nila at yan po ay iko-compare doon po sa yung maging result ng kanilang polygraph test sana. After that, they've submitted their polygraph test, kung ano yung mga question doon sa polygraph test, mga ibinatong tanong sa polygraph test, iko-compare yan doon sa mga statement na binigay nila bago sa polygraph test. At pagbabanggain yon, pag hindi bumabangga ng maayos, kumukontra, edi merong itinatago. Apo, sir. Diba? Kaya importante po ito, yung sinasabi ko nga po sana, polygraph test. Now, wala o bang CCTV doon po sa kampo? Doon po sa area? Apo, sir, ang nakakalungkot po talaga, sir, wala pong CCTV doon sa patrol base po nila, sir. Okay. Wala ho bang civilian na kasama sila? Yung striker? Mahilig pong gumamit ng striker, mga polis, di ba? Wala ho ba yung tumutulong sa kanila doon na naglilinis, na inutusan nila maglinis, o inutusan bumili ng alak, inutusan nila magluto? Wala pong ano sila, sir. Sila-sila lang po yun nandun sa campus, sir. Then, nung nakausap ko rin po yung pamilya kanina, sir, regarding sa tindera ng pinagbilan nila, sir, sila lang din po yung bumili, sir. Ma'am Noreen. Po. Bago po mangyari itong insidente, wala ho ba naikwento sa inyo si Sir Jeffrey na meron po siyang kinakatakutan na mga bagay o meron po siyang kaaway sa kanyang mga kasamahan? Wala po, sir, eh. Hindi nga naman yan sinasabi sa akin kung mga ganyan kasi siguro for safety lang din ba, ayaw niya kasi akong mag-alala. Okay, maging po sa kapatid niya, wala o siya nababanggit? Abay sa testimony po ng kapatid ko, kasi ako kasi may trabaho ako, sir, sa Cagayan Oro. Tapos yung isang kapatid ko dito na iwan, so yun lang yung siya lang yung nakakausap niya. So based sa testimony ng kapatid ko, meron siyang nabanggit na siguro kaalitan. Hindi siguro okay. Kaalitan, siguro may pagkakaintindihan. Ang sinabi niya kasi, sir, is meron siyang tao dito sa kampo niya na hindi sila nagkakaintindihan, kumbaga, o hindi niya kasundo. Sino po yun? Nabanggit niyo bang pangalan? Ayun lang, sir, kasi hindi niya binanggit yung pangalan. Okay. Pero nasabi niya sa kapatid ko, sir, na hindi siya komportabling matulog sa barracks talaga, sa kampo. Hindi siya komportabling doon, sir. Kaya yung time na yun, sir, yung gabi, before siya pumunta sa kampo or yung pag-meeting nila, sinabihan niya talaga yung mama ko, sir, na uuwi siya, dito siya matutulog sa bahay. Major. Yes, sir. Nakapagtaka kasi sa isang inuman, yung isang tropa nila nalasing, ihatid sa barracks agad. Usually yan, pauupuin dyan sa tabi, pahinga ka muna dyan. I'm sure meron naman upuan dyan sa tabi, pauupuin na muna, di ba? Habang pwede na ituloy kanyang inuman o pwedeng ihinto na dahil lasing na isang kasamahan nila. Or parang may paniwalaan sa dinami-dami nila, ilan sila? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sa 11 sila, isa lang nalasing at sa 10 hindi pa nalalasing.
usually ang kapag may nalasing na isa, I'm sure meron nang nalalasing na iba. Apo, sir. Ilan ho bang nainom ni ano po, base po sa inyo pong pag-interview sa mga kasamaan, ilan na pong nainom nilang bote ba ito ng serbesa o bote ng gin? Gano'n po karami? Based po sa ano, sir, sa pagkakandak natin ng initial investigation sa kanila, sir, ang iniinom nila, sir, bottled, ano, sir, yung pundador, sir. Ilan pong bote yung pundador? Isa lang po yung ano natin, sir, na malaki po, sir. Oh, isang malaking pundador. Ilang litro po yung pundador? Ano ko po, sir? Ito, nakita ko sa bote. Direct, okay. Stop mo. Sabihin natin 1.5 liter. 1.5 liter, 11 sila, malalasing yung isa? I don't think so. At yung iba, tuloy-tuloy pa rin inuman? Isang bote po na doon lang po daw ininom nila, sir? Sir, yung ano, sir, kasi nag-conduct tayo ng ano, sir, no? Ocular inspection din sa campo, sir. Isa lang po talaga yung ano, sir, nakita ko, sir, na bote, sir. Pero sila, sir, dapat tinanong nyo sila, ilan ba ang nainom yung pundador bago malasing ito pong kasamahan nyo? Kasi, sir, kung isang pundador lang ang na-recover ninyo, 1.5 liter, sabihin na natin yan, tapos ngayon, 11 sila, I don't think malalasing po itong victim. 11 sila? No way. Sa ganun ka, malakas uminom, mga yan, ang babata pa nila, eh kayang-kaya nung isang litro, kaya ng dalawa, tatlong tao yan, hindi pa matutumba. Oh, tapos 11, baka hanggang ano lang yan, kilang tawag nila, ngipin, hindi nga, totoo. Walang, imposible malalasing. O baka nilasing. O baka minilagay sa inumin. Kaya nalasing, kaya hatid agad sa barracks. Yes, sir. Titignan po natin lahat ng angulo, sir, na pwede pong makalid po, sir, na... Importante po yun, Major, sir. Pakitanong lang po, ilan ba ang nakonsumo nilang alak bago nila idiniklara ang lasing na nga itong si victim, kaya kailangan hatid na nila sa barracks? Di po ba? Apo, sir. Kasi sabi niyo, na-recover niyo isang bote lamang. Yes, sir. At nakita ko, hula ko lang po yung 1.5 liter or more. Kasi kung 1.5 liter lang po talaga, then hindi po kapanipaniwala. Ayan, oh, ang lalaki ng katawan. Malalasing yan sila, 11 sa 1.5. I don't think so. Hindi ako maniniwala. Okay. General Coop, magandang hapon po. General Sir. Magandang hapon, Senator, at lahat ng nakikinig sa iyong programa. Opo. General, kaduda-duda nga po itong pagkamatay ni Patrolman Jeffrey Dabuco. Ang aking pong request, General, baka pwede niyo po si itong mga persons of interest na kung pwede lang po, obligahin sana na sumailalim sa isang polygraph test. Ayos po, kasama sa pag-uusapan namin bukas with the investigators. Naka-schedule ako, Senator, na papunta doon sa mga kalilangan na NPS at makausap natin mga investigators, then makita rin yung immediate needs ng family ni late Corporal Dacubo. Opo. Sana po makausap sila isa-isa, lalo po itong si Teniente. I'm sure meron po siguro kinalaman talaga si Teniente, or he could really shed light dito po sa insidente, General. Lahat ito talagang iimbestigahan namin at kung sila na isangkot sa karumal-dumal na ito ay talagang mananagod sila sa krimen na kanilang ginawa. Opo. So General, kami po ay gagawa ng follow-up sa inyo, sir, kung kailan po mangyayari yung polygraph test sa kanila. Kung pwede po sana, kami po ay maski nasa labas lang kami, mag-observe lang kami to make sure na talagang nangyari po yung pagpo-polygraph exam sa kanilang lahat, General. Yes po, sir. Sure, pag natapos natin, we will inform you, sir. Apo. Sige po. Maraming salamat po, General Coop. Mabuhay po kayo, General, sir. Thank you po. Welcome, Senator po. Major. Apo, sir. Nakausap niyo na ho ba si Teniente Eleno Ilustrisimo? Yes, sir. Lahat po ng present, sir, kinausap po natin, sir. Dahil nagaanap po tayo ng ano, sir. Nagkakandak po tayo ng investigation, sir. Nakausap po natin lahat yan, sir. Okay. Lahat po siya nakapagbigay na ng statement. Opo, sir. Initially, sir, na yun po yung mga statement. Pero nakalimutan niyo pong tanong sa kanila, no? Kung ilan yung boteng nainom nila o ilan ang nainom ni victim bago po siya diniklarang lasing kaya dinala sa kanyang kubo o sa kanyang barracks. Tama? Opo, sir. Importante po yun. Medyo makatulong po yun. Opo, sir. Salamat po, sir. Isasama po natin yan sa ano, sir. Opo. Isa pa, Major, kayo ba ay nagkalap ng mga DNA evidence doon po sa katawan ni Patrolman Jeffrey? Actually, sir, yan din po yung tinanong ko sa pag-process po ng forensic unit natin, sir. Kasi initially, sir, nung nag-ikot-ikot po tayo, sir, kasama yung company commander ng ano, sir, ng 10 of Work Maneuvering Company, sir, meron po tayong mga na-recover na ano, sir, na buhok, sir. Then gusto sana namin i-compare dun sa buhok ng biktima, sir.
Ang sabi po ng ano sir, forensic expert sir, pag wala pong yung dulo po ng buhok sir, hindi po siya makakandakan ng ano sir, DNA. So meron po na recover ng mga buhok sa Opo sir. Sa pinangyarihan. Sa ano po sir, malapit po sa campus sir. Hindi, sana po yung buhok doon sa kanyang barracks or malapit po doon sa kung saan nakita po yung victim. O sa katawan po ng victim, kung baka sir, meron buhok doon or any material na maaaring maikukunik sa ibang tao other than him, himself, the victim. Yung mga bag. Ang isa rin pong ano namin sir, may na-recover po kaming part ng jacket sir, ng biktima, na nakasabit sa alambre po sir, ng kawayan po sir. Opo, opo. Oh, okay. So, nagkandak na po kayo ng mga fingerprinting po na ano po? Exam doon po sa damit ng victim? Sir, yung mga damit, sir, pati yung jacket na na-recover po sa victim, sir, basa po ng okay. Galing po ng ilog, sir. Okay. How about doon sa kanyang barak, sir? Nagsagawa na kayo ng fingerprinting? Hindi pa po tayo nakapagkandak ng ano, sir, na fingerprinting sa kwarto niya, sir. Pero yung isa sa pinangawakan namin, sir, is yung na-recover nga po namin, sir, na part po ng jacket niya, sir, na sumabit sa alambre po, sir. Okay. Ayun po, sinasalam niyo po sa fingerprinting na yon. Ang ano namin, sir, bakit po kasi na nandun yung part ng jacket, sir, na nakasabit sa alambre, sir, na hindi naman po daanan ng tao yun, sir. Correct. At baka naman, sir, hindi po talaga dinala sa barracks itong victim sa halip, dinala sa ibang lugar at doon na po ginawa ng kalumaldumal na bagay. Ito rin po sa tinitingnan nating angulo po yan, sir. Lahat po ng posibleng angulo, sir, igagawin po natin, sir. Opo. Sige po. Laliman niyo po yung inyong investigasyon, Major. Opo, at sir. Kami po ay tatawag muli at magkikipag-coordinate kung ano na po yung nangyari. Opo, ano po? Sir. Okay, sige po. Sa ngayon po, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Major, sa inyo pong ginagawang aksyon dyan at pag-iimbestiga. At opo, sa muli, kami po ay magipag-ugnayan sa inyo. Salamat po, Major Merlin Makawili, Chief of Police ng Kalilangan, Bukidnon. Sir, thank you po, sir. Opo, sir. Thank you po, sir. Sir Alton, Ma'am Noreen, kami po ay personal na tutulong. Kung ano po yung mga kailanganin ninyo dyan, ibibigay po namin. For now, lahat po ng investigation na ginagawa ng kapulisan, kami po ay makipagtulungan at magagawa ng follow-up to make sure na wala po mangyayaring cover-up, which okay naman so far. So good. Magaling po mag-imbestiga itong si Major. Yun nga lang, nirequest natin na tanungin kung ilan ang bote na inom. At si General naman, nangako na obligahin itong mga police na persons of interest na sumailalim sa polygraph test. Sige po, huwag niyo po ibabawang telepono. Sabihin niyo lang po kay Odette anong mga kailangan dyan. At ako po willing magbigay ng klaseng, lahat ng klaseng tulong na pwede. Okay, sir? Ate? Yes, sir. Bali, pakiusap lang po sana namin sa investigation, sir. Sana i-follow up kami, bigyan kami ng up. Kasi nung time kasi na nangyari ang krimen, kami po talaga yung pumupunta doon para manghingi ng update. So, kung okay sana, bigyan kami nila ng follow-up or update sa magiging, kung ano yung magiging Sige. Takbo ng investigasyon. Colonel Israel Loren, magandang hapon po, Colonel, sir. Yes. Yes, si Rafi Tulfo yes, po, Senador, Colonel. Magandang hapon, Senador. Apo, Colonel, kausap ko si Major and then kanina po si General Lawrence Cope. Kailangan po talaga ang tulong nyo rin dito para masolve na po itong kaso. Meron na po mga person of interest, yung pong lahat ng kailuman po ng victim. Nakausap nyo na po yung mga person of interest, Colonel, sir? Yes po, actually, Senador, andun na sa batalyon yung ano yung mga persons of interest natin. Sa kasalukuyan, dito ako ngayon sa patrol base nga kung saan nangyari kasi nandun din ako nung sa ano kanina sa yung autopsy nung ano pinaluap din natin tiningnan din natin at saka kinausap din natin kanina yung pamilya para okay. Sa pagprepare nung ano nung burol nung ano nung biktima. Opo. Ni-request ko po kay General Lawrence Cope na obligahin po na sumailalim sa polygraph test ito po mga persons of interest na sabi ni General gagawin daw niya po. Siguro po kasama din na po kayo susundot na para pumayag. Yes po, yun din ang talaga ang tumbok natin sinato. Nakita ko yung ano mo kanina sa live mo.
Yun talaga ang tumbok natin. Kasamahan namin ang nawala, Sir Senator. Opo. All na pwede namin magawa para lang mabigyan ng ustisya yung namatay, gagawin namin, Senator. Opo, opo. Sige po, Colonel. And then, request po sana ng kamag-anak, from time to time, sana daw sila ay mabigyan po ng update tungkol sa kaso, Colonel. Yes po, no problem po, Senator, kasi actually, ano naman eh, may tropa din sila na kamag-anak, may tropa kami na kamag-anak din nila. So, we are constantly communicating with them. Thank you po sa time na binigyan niyo sa amin, Colonel Israel Loren. Magandang hapon po, Colonel, sir. Yes, Senator, magandang hapon din at salamat. Thank you po. Maraming salamat po, Major. Apo, sir, thank you po, sir. Major Makawili, magandang hapon at thank you ulit kay Brigadier General Lawrence Coop. Ma'am Noreen, ate. At Sir Alton, sige po, from time to time, yun daw pong mga otoridad dyan sa inyong lugar ay tatawag at magbibigay ng update sa inyo. Kami rin po. And then, kakausapin na po kayo ni Odette ngayon sa telepono kung ano pong kailangan yung tulong. Huwag ko kayo mahiya. Sabihin nyo po sa amin, maski na off-air, lahat po ng tulong may bibigyan namin, financial man, kung ano man, bibigyan namin. Okay? Sabot namin makakaya. Yes, salamat po. Yes, sir. Maraming sir po talaga, sir. Salamat sa mga may effort na imbestigahan itong kaso na to, especially thanks to Major Calod sa the commanding officer ng 1004th Battalion, kasi siya lang yung nagbigay ng that time na nangyari yung ganyan, siya lang yung nagbigay ng at least sa aming puso, sir. Siya lang yung nagpakalma sa amin kasi detalyado yung mga sinasabi niya sa amin, sir. At siya lang yung nag-authorize na makapasok kami sa kampo para ma-check namin yung kung nasaan kapatid namin. Anong pangalan, sir? Para pasalamatan ko rin, Major? Si Major Calod po. Kami po ay nagpapasalamat din kay Major Jomar Calod, Company Commander, Company 1004. Ayan, ayon po sa pamilya ng biktima, very happy po sila, satisfied po sa binibigyan niyo pong kooperasyon at tulong dito po sa pag-imbis sa kaso. So again, Major Jomar Calod, mabuhay ka, Major Calod. Kausapin niya po si Odette kung ano pong kailangan, huwag ko kayo mahiya, ibibigay ko po yan sa abot na aking makakaya, okay? Thank you po, yes, sir. At ate, ma'am. Thank you. Para sa akin, super foul play. Maliwanag pa sa sikat ng araw na may nangyaring foul play. Isang bote ang na-recover doon sa crime scene. I will call it a crime scene. A crime has been committed. Sasabihin ko na yan. Isang bote, isang litro. Hindi ko nakita, hindi ko alam exactly kung gaano karami. Pero hulaan ko lang. Siguro isang litro yun. Isang litro yan, Idol Rep. Oh. Ayan po. Yan, isang litro. Lahat na manginginom, tumaas ng kamay ngayon. Maniniwala ba kayo isang litro, 11 sila, malalasing yung isa? At ito pa. Siguro, nung malasing, sinasabi na lasing, kalahati pa lang, nalasing na. Kasi tuloy-tuloy pa lang inuman daw nila eh. Diba? Tapos minarig na parang kalabog o ungol. So check mo. Pagkatapos check, balik sila. Inuman ulit. Sabi, hindi. Halugugin yung lugar. Imposible. Tanungin mo lahat na manginom. Hindi maniniwala na sa isang litro o bago maubos yung isang litro, may malalasing sa 11. Sigurado ako yung mga style niyan, bilisan mo pre, huaw na ako. Kita mo, oh, isang baso lang eh. May nakita ibang baso. Umiikot yung baso niyan eh. Paikot yung shot niyan, Idol. Oh, paikot. Sabihin pa, huaw na ako. Ako naman. Hindi ka malalasing niyan. Kasi ikot yan, dahan-dahan yan eh. Siyempre iba, kwento mo na bago uminom. Bago dumating sa iyo, for the second round, wow ka na. Ang daming inikutan ng baso, Idol. Oo, oh, may foul play talaga rito. Super. At ako ang una kong pinteryahin, itong si Teniente. Eleno. Yun ang painom. Ito talaga, ang dapat unang pinteryahin. Kasi siya yung senior dyan eh. Anyway, very cooperative naman. Lahat ng mga police daw dyan. Lalo na itong si Major Calod. Thank you again, Major Jomar Calod. And so far, so good si Major Merlin Makawili. Thank you. Ginagawa niya lahat, halata. Sa kanya mga pananalita, he's doing everything he could para magkaroon ng solution problema. Of course, thank you din kay Colonel Israel Loren, OIC Commander Regional Mobile Force, cooperative din. At lalong-lalo na kay Brigadier General Lawrence Coop, yung Regional Director, Region 10 PNP. Sige, babalikan natin yung kaso from time to time.